morning guys. Medyo maganda ang ano, panahon kasi hindi mainit, hindi maulan. Makamang-kamang lang, makalimlim lang. Meron nga pala tayong project ngayon. Yung kalandi mantika na double burner. Actually, order yan ng kliyente. Magdadaling pa sa Gentry. Double burner yung gusto ni kliyente, kaya naghanap tayo ng casing ng para sa double burner. So, ngayon, ang unang gagawin natin yung ano niya muna, burner muna niya. So, then casing. So, susimulan natin yung video ng paggawa. Tara! Lalagyan nga pala natin ng tape kung hindi natin sure kung paano mag-layout ang diretso. So, pero para meron tayong guide, ano natin ang ating tape. So, double burner siya, kaya kailangan natin dalawang puto ng tubo. Ngayon nga pala, itong masking tape, date lang naman to sa gagawin natin. So, pag pinuputol natin, hindi tayo mahirapan sa pag-diretso. So, yun nga. So, tutuloy natin to. So, yun guys, ito na yung layout natin. So, yun na guys. Naputulan natin siya. So, ang sunod na check natin kahit yung tubo muna labasan ng hangin. Tara. So yun nga guys, yung tubo na muna na labasan ng hangin ang gagawin natin. Meron na nga pala ako na putol. So itong dalawang gagamitin natin materyales. Hindi pa nga pala siya na ano, napupulin. Yung isa napulin ko na, yung isa hindi pa. So pagkapulin na dito, bubutasan natin muna bago ikabit sa kalan natin. Gagawin ng burner. Tara. Dahil wala tayong press machine na gawin ah. Pwede na rin. Ano nga tayo mag-apay na. So, matalim natin ako kung ano. Dito kasi kasi ang putol natin sobrang din lang ang ating talim, baka putol tayo. So inaandaan lang natin. So natin sa, may patay sa pang, babay na. Tara. Gago! So yun nga. Ang shield ng nagbabarinan yun. May cutix pa. So yun nga guys, ito yung magiging sahig niya. Ngayon, set up muna natin siya bago i-pull. Set up muna natin siya ganyan. Tapos kakatingin, tapos pull para mas madaling linisin. Kala, ito na siya guys, set up natin. Ngayon ang gabi naman natin dito, itakat muna natin siya ngayon, para mas madaling linisin pagka pinulod na.
So, yun nga guys, naano na natin, nalagyan na natin ng flooring, o yung pinakasaig niya. Ngayon, natabas na rin natin siya, na medyo naibilog na natin. Ang second step natin, full wheel, para matesting natin kung may leak mamaya. Ililick test pa natin siya. So, tara, inangin na natin. Likot na full wheel na natin yung ating tubo. So, ang next step natin ay ilalagay na natin itong pinaka burner niya o yung labasan ng hangin niya. Set up na natin. Tara. Leak test na natin. Sulod na natin yung papuntang blower. Ang na-testing na siya sa leak test. So, ang sunod na process natin, connection papuntang blower para malapit na tayo, para matapos na tayo. Kahapon nga pala, hindi natin natapos yung ating project kasi sa materials. Kaya ngayon, second day, pinipilit natin matapos para makuha ni kliyente bukas. So, ito na siya. Ang kulang na lang nito, ilalagyan natin yung blower tapos yung controller, pero dali siya, okay na siya. So mamaya tignan natin kung pag natapos siya, check natin yung kakalabasan. Kakalikot natin, ito nga pala, assembly na tayo ngayon kasi tapos na natin yung ano, yung mga burner niya saka butas. So ngayon i-assemble naman natin para ready na siya for pick up bukas. So tara, isa natin. Inagay mo kung may kagas? Okay. Yan, nilagay mo tubig? Oo. Pwede pala mo, yun yan. Nilagay mo nilagay mo kagas. Dito. Yun nga guys, natapos na natin yung unit. So, hintayin na natin bukas para testingin siya at pick-up yung ng mayari. So, wait lang guys sa video na para bukas. So, good morning guys. Ito na po yung natin. Dito si kliyente, si Sam. Ang gagamit natin kasi marami nagtatanong kung daw bakit oil. Ang ginagamit po namin is used oil lang. Baka kasi sabihin nyo, mahal. So, hindi mo natin nalagay doon sa tangke niya kasi baka madumi yan eh. Ipikapin kasi ni sir. So, manual natin nalagay dito. Nice, eh? Nalagay tayo ng okay, para sa paunang ano niya. Para maging ito ng
kung boss, okay lang po kasi kapag may plastic, may tendency pag nagpunta na malamig na, mag-ibara. Okay. Hindi lang po natin kung ano. Ganyan ka na dyan. Sabi po, sa charge lang po ng cellphone, pwede na po. Ano po yung controller? Nabibili ko lang po yun sa online din po eh. Ano control naman? Hangin po. Yung hangin. Pag mag-iinin na po kayo ng sinaing. Mag-iinin po. Ayun ang photos po niyan. Pag mag-iinin kayo ng sinaing. Kasi pagka sobrang, ano po, lakas ng ano ninyo, masusunod po yung sinaing kaya may controller po tayo. Hindi pa siya mainit. Maghihinti pa po tayo ng ilang minutes bago umuna yung apoy talaga niya. Mag-loosing. Ayan, wala pa siya sa kabila kasi hindi pa gano'ng mainit. Kailangan ko mag-bandage siya sa ano. Pero yung papel po na yan, yung mga gano'n niya? Yung mga scratch. Yung papel niya yan, dyan na lang yan. Oo. Pwede niya rin yung kutsara dyan na pagka ano, iskop niya lang po pagka... Hintay po natin uminit at wala ka sa buhay pagka uminit na. Ngayon, wala pa siya, hindi pa siya gano'ng uminit. Magkaya natin uminit. Dalawang burner, single burner yung na-dispose namin nakaraan eh. Dito, lalakas pa po yan. Ano pa lang yung hindi niya pa... Hindi lang masyado maibig eh. Ito nga guys, may power bank na si Boss. Tinesting namin pagganahin yung items niya gamit lang power bank. So, pag nawala ng kuryente, pwede ka makapagluto. So, wala kang problema. Pero dito sa... Medyo may taas lang po, taas lang yung setup mo. Na water testing ko na rin po yan, walang leak. Kaya ito siya, lagyan ng pipe. Kahit hanggang dito mo lagay para hindi ka naman sali-sali po. Sa isang mga dito, Mark, tuloy-tuloy lang na rin. Tuloy-tuloy. Kasi sasala pa lang po rin din eh. Parang purpose kasi nito, para tuloy-tuloy lang siya. Oo, sabay. Nagagapin lang. Ngayon, magagamit nyo na po. Problema ka minsan, kung saan ito natin eh. Ngayon, may ipo-ipo.